Welcome back mga ka-teenagers. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumita sa TikTok. Let's open the TikTok of my nephew. Yung akin kasi na-apply ko na for TikTok affiliate. Pwede ka din kumita dito sa pag-invite ng friends. Then, pindutin natin itong profile. Tapos sa taas, kung makikita nyo, 88 followers pa lang siya. So, hindi pa pwede dahil 1,000 followers ang kailangan. Pindutin natin itong creator tools. Tapos swipe lang pababa, TikTok shop. Tapos, eto yung bubungad sa inyo. Kailangan nyong basahin itong nasa taas. Tapos swipe natin pababa, ayan. Para maging eligible ka, dapat yung account mo must have 1,000 followers and be at least 18 years old. Pag 1,000 followers ka na and 18 years old ka, i-apply mo lang yung sa baba. Click apply. Then may lilitaw na information na kailangan mong i-fill in. Yung personal information mo like name, address, number, etc. After mong magawa yun lahat, ayan, pwede ka na mag-promote ng product sa TikTok. So, open natin yung account ko dahil dito ako nagpo-promote ng mga product. Kaka-start ko lang noong November na mag-upload ng mga product. Pindutin natin yung profile. As you can see, meron na akong 1,277 followers. Follow naman ako dyan, baka naman. Tapos, makikita nyo rin, meron na akong basket doon sa taas. Pag pinindot mo to, makikita mo yung product na in-add ko. Tapos, eto naman yung example na video na ginawa ko. Nag-order ako ng nursing pillow. Tapos, ginawan ko siya ng video. Makikita nyo is 15.3k views siya. Maganda naman talaga yung nursing pillow. Very helpful siya sa baby ko. Then, click na natin itong 3 lines sa taas. Tapos, pindutin natin yung creator tools. Then, hanapin natin yung TikTok shop. Dito nyo makikita yung everyday revenue nyo. Ayan. So, for today's data, wala pa akong revenue. Walang nag-order dun sa mga video na ginawa ko. Dito mo makikita yung overview ng mga nag-order sa'yo for the date of today, January 2. And back tayo, dito naman sa baba, makikita nyo yung tools. Nakalagay dito yung product marketplace, manage showcase, commissions, campaigns, live product set, and video maker. Paano nga ba mag-add ng product? So, pindutin nyo yung product marketplace. So, yan yung bubungad sa inyo. Makikita nyo yung earn. Ayan, kapag ka-inad nyo yan, tapos ginawa nyo ng video, ayan, makaka-earn kayo ng 12.76 or 11.8, depende kung anong item yung inad nyo at ginawa nyo ng video. So, pwede ka rin mag-request ng samples. Ayan, pindutin natin yung request sample. Tapos, nakapaglagay na rin ako ng address. And then, pindutin nyo yung after receiving the item, you need to make a video of the product. So, ayan, nakapag-request submitted na tayo. Tapos, pindutin natin tong details. Dito natin makikita kung in-approve ba ni seller yung request mo. Magpapadala sila ng free item para i-video mo. Kung marami kang followers sa TikTok, malaki yung chance na i-approve ni seller yung request mo. Kung hindi naman in-approve ni seller yung request mo, pwede kang mag-buy ng sample. Within 7 days, hintahin mo yung respond ng sellers. Since na-add ko na rin siya sa aking product marketplace, ayan, hintayin na lang natin yung approval. And then, meron din limit yung mga pre-samples na nire-request mo. Maximum of 5 sample lang. Mostly sa mga ginawan ko ng video is mga order ko talaga at nagustuhan ko kaya nag-video ako for extra income na rin. Tapos, yung iba is mga free sample. Tips na rin, dapat yung mga i-add nyo sa product marketplace nyo is yung mga maraming sold na rin. Dito naman sa manage showcase, ayan, pwede ka pang makapag-add ng products. Tapos, pwede ka din magtanggal ng mga products dyan. Pindutin mo lang yung 3 dots sa ibaba, sa right side, kung magde-delete ka ng item.
Thank you nga pala dun sa mga nagbigay sa akin ng mga free item. Kahit na konti pa lang yung followers ko, in-approve nila yung request ko. Next naman, pindutin natin yung commissions. Dito mo makikita yung commissions mo since nag-start kang mag-promote ng product. Una mo ang gagawin is basahin mo muna yung commissions rule para maintindihan mo kung paano nga ba pumapasok yung revenue mo sa iyong. And then, punta ka naman dun sa affiliate orders. Dito mo makikita yung mga nag-order sa iyo. Ayan, marami na rin nag-order dun sa video na ginawa ko. Tapos, yung pinaka-commission mo is yung nasa right side. Magbibigay na rin ako ng second tip. Kailangan yung mga i-add nyong product, malaki yung points or yung ma-earn yung commission. Yung iba nakalagay is zero kasi ni-refund siya ng buyer. May nakalagay na not settled, settled, and refunded. Kapag ka not settled, hindi pa ni-receive ng buyer yung item. Kapag settled naman is pumasok na yung commission mo. Makikita mo din yung mga refunded na product. Pindutin natin yung withdrawable commissions. So, eto lahat yung commissions mo since nag-start ka. November 2 yung first na commission ko. 4 items siya na 89.40. Tapos, sa withdrawals naman, wala pa akong transaction kasi hindi pa ako nakapag-withdraw. So, mag-withdraw tayo today. Pindutin natin yung withdraw. Tapos, mag-add tayo ng new payment method. Pwedeng bank transfer or GCash. Kapag may GCash kayo, yan na lang piliin nyo para mas madali. Pag pinindot nyo yung GCash, may lalabas na enter 4-digit code. So, wait lang natin yung code and then i-type natin. Sa pag-upload ng video, kailangan din maganda yung pagkagawa mo ng video. And dapat ma-showcase mo din yung quality ng product na pinopromote mo. Sa lahat naman ng in-upload ko na video is na-try ko na yung mga product na pinopromote ko. Habang naghihintay tayo ng code, huwag kalimutan subscribe and like my YouTube channel. So, ayan, ilagay na natin yung GCash number natin. After mong ma-submit, ilagay natin yung amount na i-withdraw mo. So, meron tayong balance na 565. Try natin yung 500. May service fee siya na 5.60. So, gawin ko na lang siyang 540. Then, i-click natin yung withdraw now. Tapos, i-review mo yung mga information na nilagay mo kung correct ba. Tapos, confirm to withdraw. Screenshot ko muna yan. Confirm to withdraw. Then, ayan, withdrawal in progress. So, one business day ang hintayin mo. So, ayan, nabawasan na yung ating commissions. So, tignan natin yung withdraw history natin. Pindutin natin yan. Then, punta tayo dun sa withdrawals. So, ayan.
534.40 yung marireceive mo sa GCash mo. Habang hinihintay natin, ayan, punta muna tayo sa account ko. Ito yung mga in-upload ko na ng mga video. So, ayan, na-receive na natin sa taas. Ayan, kita nyo ba? Next naman, tuturuan ko kayo kung paano ba ilagay yung link ng product sa mga video nyo na ipopost. So, kunwari, ayan, mag-upload tayo ng video. Nilagyan ko na rin ng caption. Tapos, kailangan din meron tayong hashtag. Kapag all set na yung video nyo at caption nyo, pindutin nyo yung add link. Tapos, yung product. Tapos, lilitaw na dyan yung mga product na in-add nyo. So, add lang natin kung ano yung product na nasa video na ipopost nyo. And then, ayan na. Ipopost na natin. Pwede rin kayong mag-add pa ng product link kung dalawa yung product na nasa video nyo. Tapos, dun sa ibaba ng caption nyo, nandun yung yellow basket. Pag kinlik nila, yan yung lilitaw sa kanila. Na-receive ko na yung commission natin from TikTok Shop. I hope nakatulong tong video na to sa inyo.